Hello mga idol, ito po ang naging problema. Kaya po nandito tayo kasi po ito ang problema ng patubig nila. Makina po ang linalabas. Ngayon ay aktwal na ipapakita sa inyo kung paano namin palalakasin to. Napakasimple lang po ang mag-repair ng ganito, kung paano palakasin yung mga ganitong mga kondisyon ng mga pump. Kung alam ang problema, kung hindi alam, abay, talagang mahirap. Ayan. Ang unang gagawin natin ay i-check muna natin itong mga pump. Lahat po ng pwedeng pagsingawan ay check-check, double-check natin. Kasi yun po ang isang dahilan kung bakit mahina ang paghikop ng mga pump. At kapag na-check na lahat, ay ito, testingin muna natin. Nako, bumalik. Makina pa rin. Ito na ang naging problema. Lahat po ng pwedeng na-check up dito sa taas ay na-check up na po, ay okay na. Pero makina pa rin. Kaya ang gagawin na lang natin ay bubunutin na lang natin itong tubo at saka natin dadagdagan o dudugtungan yung tubo. Yun lamang po ang isang paraan kung paano palalakasin yung mga ganitong kondisyon ng mga pump. Wala po, kawawa po kayo kapag ganito po ang kondisyon ng iyong pump na makina po ang linalabas niyang tubig. Ebe, kamakal-makal po ng krudo ngayon. Aba, at saka mura pa ang palay. Abay, lugi na po kayo kapag pinagtsatsagaan nyo yung mga ganitong pump. Step by step po ang tutorial natin, pero yung mga importante lang po ang ipapakita natin para po hindi aabutin ng isang oras ang ating pag-vlog na to. Sa mga po hindi nakakalam ng ganitong setup kung bakit na nasa baba yung pump, ay shallow pump po kasi ay yung pump na to, na 6 meters lang po ang capacity na kaya niyang higupin na water level. Eh ang water level dito sa taas ay mahigit na 7 meters, kaya po ibinaba. Kung ayaw yung ganitong setup, ay yung submersible pump ang ilalagay ninyong pump. Ito po ang kakalisin natin. Madali lang po itong bunutin yung tubo dito. Kasi nga po, detres lang, PVC pa. Dequatro po yung casing, naka-casing kasi ito. Kaya madali lang bunutin yung nasa tres sa gitna. Bale yan, naitaas na namin para hindi maputol. Kapag itaas na, idediretso namin itaas, puputulin na lang namin dito ng lagari. Oh, shit! Oh, ayan na! Lumis krasya pa! Pinanggit mo magamang ragaday! Ano mo bayag tay? Na automatic mo tayin. Ayan, bali ito. Ito po ang bubunutin natin. Diretso na, pwede nating idiretso nga bunutin natin ito. Kasi magaan lang to. PVC lang. Ayan. Fast forward lang po natin para po hindi po aabutin ng isang oras ang ating tutorial na to. Ayan na po mga idol, nabunot na namin itong PVC. Dublin lang natin i-check itong PVC na to kasi kung minsan ay nabubutasan po ito o kaya nabibitak, baka nabitak. Kaya dublin lang natin i-check para hindi na nagkakaaberya pagmumulan ng singaw kapag nabitak. Ito po ang kagandaan ng merong casing tulad nito. Merong casing na D4. Ayan, kung sakaling nagkakaaberya, madali lang pong inaayos tulad nito. Ayan na po mga idol, nakabili na po sila ng PVC na dudugtong natin. Bale, dudugtungan lang muna natin ng isang metro kalahati pa lang. At kung sakaling ayos na, di okay na. Ayan, ibalik lang natin itong PVC na binunot natin para madugtungan. Dito tayo taas na magdugtong. Napakasimple lang po ang ganitong trabaho kapag lagi mong ginagawa. Daan-daan lang natin na ibababa to para hindi na magkakaiberya. Malay natin, baka mabitak ay. Kasi PVC nga lang. Marami pong mga drilling, yung mga ganito yung mga trabaho. Kahit matagal na po silang ganito ang kanilang trabaho, pero talagang hindi nag-a-upgrade po yung mga iba. Kaya wala po tayong magagawa kung sakali yung mga iba ay sumagad na po yung karga ng kanilang utak. Kasi nga po hindi po tayo papareho. Ayan, lagyan lang po natin ng pampadikit na solvent cement. Ito po yung idudugtong natin. Ayan.
Yan. Solvent cement lang po ang pinilalagay dito na pangdikit. Kapag dinidikit namin ganito, hinihintay lang namin ng mga 2 minutes. Yun po kasi ang ginagawa namin para sigurado. Minsan po kasi ay nakakatsamba kami ng piki na solvent cement. Kaya sinisigurado na namin yung 2 minutes. Magkabilaan po yung pagdidikitan at saka yung ididikit ang lagyan ng solvent cement. Ayan na po, naidugtong natin yung isa. Ito na po yung last, yung nasa itaas. Ayan, ito na lang po. Kapag ganito na lang lagi ang iyong ginagawa, abay, nagiging sisiw lang po itong trabaho na to. Kapag lagi mong ginagawa na mahirap sa iba. Siyempre po, kapag ganito po ang trabaho ninyo, kapag mag-check kayo na kung halimbawa ganito ang problema, hanap-hanapin nyo lang yung mga problema. Hindi ka naman magkakaproblema kung talagang expert ka na eh. Ang nagkakaproblema lang ay yung talagang baguhan pa lang. Yan. Bali tapos na. Daan-daan lang namin itong binababa. Lahat po ng mga kontraktor ng mga drilling ay hindi po papareho ang mga diskarte. Kaya nga po maraming palpak na trabaho ng mga drilling eh. Bali double purpose po ang plano kung bakit nakisingan ito. Unang-una yung casing, yun po ay panangga kung sakaling mag-plat hole sa ilalim. At saka magiging drainage pa nito kung sakaling mapuno ito ng tubig. Yan. Oh. Ganyan na. Saka lang kabit lang yung apat na tornilyo. Okay na yan. Ayan, at pagkatapos ay i-check ang mga dapat i-check. Kapag ganito kasing mga pump na shallow pump na depacking ay nako, laging pinapalitan ko yung mga packing. Kaya palitan na lang ng packing ito para wala nang rason. Ayan, subukan na natin buhayin itong pitcher pump. Pag nabuhay na, abay, testingin ng andarin. Simple lang. Kasi trabaho mo eh. Ayan na po mga idol. Ayan. Okay na. Hinihintay lang natin kung magkakaberya pa. At susubukan mo natin patayin. Patayin ito. Saka natin aandarin ulit. At saka hanapin natin. Baka meron singaw lang. Ayan. Subukan ulit nating buhayin at aandarin. Uret na kape lang, babano ka, ang kape lang ang umangataw. Meron kasing na parang sumisingaw eh, kaya gumagalaw po yung tubig. Pero malakas naman, walang problema. Dino-double check lang natin, bago natin iiwanan. Ayan, okay pa rin. Ayan. Duma na po kasi itong pump nila kasi matagal nang nabandon. Kaya dinudubli-dubli natin chine-check. Kasi kapag humikina at saka parang kuminod-kinod nga ko ng Tilocano dati danun na, ay meron pong singaw na kunti. Yan. Yan, yung parang ganyan na gumagalaw. Meron pong kunting singaw dyan. Ayan, kitang-kita naman na ninyo na kondisyon na. Kung sakaling magkaka-aberya to na bigla na lang namamatay, makukulog yung tubig, abay yung pump ng check-upin. Kung kinakailangan palitan na, edi palitan na ng bago para hindi na sasakit ng ulo. Kasi kapag naluma na po yung ilisi, yung parang ihi na pinaglalagyan ng packing, abay lagi pong namamatay. To, nakukulog po yung tubig kapag na-overuse na po yung ihi na pinaglalagyan ng packing, lagi pong namamatay kung ganun, kapag ganun na. Kasi na-overuse na po eh. Para hindi nasasakit ang iyong ulo, kapag mayroong budget, palitan nyo na lang ng
bago. Buo. Para hindi na kayo mataktak ako ng Tilocano. Kung meron kayong hindi naintindihan sa ating tutorial o kaya gustong itanong, ay komentyo lang po dyan sa baba at isa-isayin po natin niyang sagutin. At kung natulungan po kayo ng tutorial na video na to, itong video na to ay baka gusto nyo rin kaming mga tulungan ng mga vlogger na gumagawa ng mga ganitong video para naman merong palit yung mga pinagpupuyatan namin na gumagawa ng ganitong video. Sa may gusto lang naman, wala pong pinitan. Lahat po ng mga tutorial natin dito ay aktwal at saka base lang po sa aking karanasan, hindi po haka-haka, kundi mismong karanasan ko at aktwal pang naipapakita sa inyo. Basta po merong kinalaman sa video ang iyong mga katanungan ay pipilitin po nating sasagutin yan. At medyo pagpasensyahan nyo na kung nadidili ang ating pagsagot kung minsan ng iyong mga katanungan. Kasi nga po marami po kayo. Yun lamang po, maraming salamat.